I'll ever sing to every nation, praise is our God and King. He is the rock of our salvation, lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. Gather us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation, lift up your hearts and sing. Great is our God and King. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. We gather as one family celebrating the love of God, and every Saturday at 9 and 10 a.m. Masses, we hold our Pilgrim's Mass. We welcome all our pilgrims and devotees, especially as we give thanks to our Lord Jesus Christ. We ask the Lord to continue to guide us and bless us, especially as we follow His will, as we allow ourselves to be led by the Holy Spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mystery, let us call to mind our sins and beg the Lord's mercy. Lord Jesus, You are the way to the Father's kingdom. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ Jesus, You are the truth that will set us free. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, You're our life and our resurrection. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May our loving God have mercy on us, grant us healing and peace. Teach us to forgive one another, and bring us all to everlasting life. Amen. Let us pray. May Your grace, O Lord, we pray, at all times go before us and follow after, and make us always determined to carry out good works. To our Lord Jesus Christ, Your Son, who lives and reigns with You in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the letter of Saint Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, hearing of your faith in the Lord Jesus and of your love for all the holy ones, I do not cease giving thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation resulting in knowledge of Him. May the eyes of your hearts be enlightened, that you may know what is the hope that belongs to His call. What are the riches of glory in His inheritance among the holy ones? And what is the surpassing greatness of His power for us who believe, in accord with the exercise of His great might, which He worked in Christ, raising Him from the dead and seating Him at His right hand in His heaven, far above every principality, authority, power and dominion, and every name that is named, not only in His age, but also in the one to come. And He put all things beneath His feet and gave Him
as head over all things to the church, which is his body, the fullness of the one who fills all things in every way. The word of the Lord. Thanks be to God. You have given your Son rule over the works of your hands. You have given your Son rule over the works of your hands. O Lord, our Lord, how glorious is your name over all the earth. You have exalted your majesty above the heavens. Out of the mouth of babes and suckling, you have fashioned praise because of your foes. You have given your Son rule over the works of your hands. When I behold your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you set in place, what is what you should be mindful of him, or the Son of Man, that you should care of him? You have given your Son rule over the works of your hands. You have made him little less than the angels and crowned him with a glory and honor. You have given him rule over the works of your hands, putting all things under his feet. You have given your Son rule over the works of your hands. Please all stand. Alleluia, 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 alleluia. The Spirit of Truth will testify to me, says the Lord, and you will also will testify. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, everyone who acknowledges me before others, the Son of Man will welcome before the angels of God. But whoever denies me before others will be denied before the angels of God. Everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but the one who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. When they take you before synagogues and before rulers and authorities, do not worry about how or what your defense will be, or about what you are to say, for the Holy Spirit will teach you at that moment what you should say. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno dito sa Quiapo. We hold, as I said earlier, every Saturday, 2 Masses, the 9 and 10 a.m. Masses, and we call them our Pilgrim's Mass. And we also dedicate these Masses for our international devotees. Kaya tayo napapa-English ngayon dito sa Quiapo. Dahil alam natin, hindi lang tayong mga nasa Pilipinas, tayong nasa Maynila, parami ng parami ang mga deboto ng Poong Nazareno, lalo na sa ibang bansa. Alam natin, natitiyak ko, may mga kamag-anak din kayo na nakapangasawa na ng dayuhan at yung mga
anak nila ay doon ay pinanganak kaya hindi na masyadong marunong managalog at gusto rin ng mga magulang, mga lolo't lolo nila na ang kanilang mga apo, anak ay maging deboto din ng Poong Nazareno. That's why we hold this Pilgrim's Mass. Kamakailan nga nakatanggap po ako ng email sa Australia at sa Canada at kanilang itinatanong itong oras na ito dahil sumasabay sila sa atin. So we are praying also for our devotees worldwide who are one with us in this Mass, who are together with us in our prayers. Kaya itong misang ho ito ay binabalansin natin ng English at Tagalog para sa lahat. Hindi po ba ganun naman ang Poong Nazareno? Para sa lahat. Walang pinipili kung hindi siya'y tagapagligtas ng lahat. Kaya pwede ba natin bigyan ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kamakailan lang ay may napanood po ko sa balita na isang trahedyang nangyari sa isang lugar sapagkat ito'y isang aksidenteng trapiko na may isa yatang nagmumotor na nakainom at pinilit niyang dumaan sa isang one-way. Nag-counter, no? Way siya. At dahil yun ay gabi at dahil nga nakainom siya sa kanyang pagpili dumaan sa hindi dapat daanan, eh isang malaking truck ang kanyang nabangga. At dahil doon siya'y binawian ng buhay. At hindi siguro sasabihin nating lahat, hindi natin masisisi yung truck, lalo na hindi niya napansin, madilim na madilim. Alam natin ang may sala ay yung nagpumilit sa hindi dapat. Delikado raw po yun, mga kapatid. Alam natin, di po ba, napakahirap kausap ang isang taong sarado ang isip. Pag hindi sarado isip, makitid ang isip. Pero mahirap po yun. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi makikinig. Pero mas may delikado para ho sa saradong isip. Ito daw po ay sarado ang puso. At iyon ang babala ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo natin ngayon. When we close our hearts to the Holy Spirit, meron daw hong hindi mapapatawad ang Diyos. At yun ay ang lumapastangan sa Espiritu Santo. Sabi nga ni Jesus Nazareno, "The one who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven." Baka ho nagtataka tayong lahat. Akala ho ba natin napakamawain ng Diyos? Akala ba natin lubos na mapagpatawad si Jesus Nazareno? Akala natin, di ba, nung nasa krus siya, sabi niya, "Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Bakit ngayon, sabi ni Jesus Nazareno, meron palang hindi mapapatawad? Ang lumapastangan sa Espiritu Santo. Ano po ba ibig sabihin nun? What does it mean to blaspheme against the Holy Spirit? Ang Espiritu Santo ang nagbibigay liwanag sa ating buhay. Ang Espiritu Santo ang naggagabay sa atin. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin malaman ang tama laban sa mali. Ngayon, kung hindi raw kikilalanin ng Espiritu Santo, kung isasara natin ang ating puso sa tinig ng Diyos at iyon ang Espiritu Santo, anong mangyayari po?
hindi mo na alam ang tama at mali. At ang mas masahol, pwede mong ipagpalit ang tama sa mali. And that happens, we interchange what is right from what is wrong. Yung mali, kung sarado raw ang puso mo sa Espiritu Santo, sa paggagabay ng Diyos, yung mali, pwede mong isiping tama. At yung tama, pwede mong akalaing mali. Ano pong mangyayari pag nagkabuhol-buhol na, nagkalabo-labo na ang tama sa mali? Pag hindi mo na alam ng isang bagay ay mali, hihingi ka ba ng tawad? Kung alam mong mali, dumaan doon. Pero pinilit mo, dahil para sa'yo, tama iyon. Pag hinuli yan ng pulis, aawayin yung pulis. Dahil para sa kanya, wala akong maling ginagawa. Nakita niyo po mga kapatid, ang nakakatakot na konsekwensya kapag naglabo-labo na ang tama at mali. Pag inaakala ng bata, lumaki siya. At itinuro sa kanya, nakita niya hindi magandang halimbawa na yung pagnanakaw, yung pagdodroga na dapat ay mali, inakala niyang tama. Pagdating ng panahon, malaki na siya at sinasabihan na siyang mali yung magnakaw, mali yung magdroga at sarado ang kanyang puso. Hihingi ba siya ng tawad? Hindi. Igigiit niya yung gusto niya. At hindi siya magsisisi. At kapag hindi nagsisi, hindi niya kikilalanin ang awa ng Diyos. At pag hindi kinilala ang awa ng Diyos, hindi mapapatawad ng Diyos. Sana po nasundan niyo yun, no? Pag hindi mo alam ang mali, hindi ka magsisisi. Pag hindi ka nagsisi, hindi ka hihingi ng tawad. At kapag hindi ka humingi ng tawad, hindi mo makikilala ang awa ng Diyos. At kapag hindi mo nakilala ang awa ng Diyos, hindi ka talaga mapapatawad ng Diyos. Sa makatuwid, hindi pinatatawad ang lumalapastangan sa Espiritu Santo, hindi dahil ayaw magpatawad ng Diyos. Gustong-gustong magpatawad ng Diyos. Pero dahil ayaw humingi ng tawad ng tao. Nakaranas na ho ba kayo ng may binibigyan kayo pero dahil sa galit sa inyo, ayaw tanggapin? Sa sobrang galit pa sa inyo, ipinasoli pa yung bigay mo? Nakaranas na ho ba kayo nung ganoon? No? Nagtampo sa'yo, galit na galit sa'yo? Binigyan mo ng regalo, ayaw tanggapin. Pinilit mo na, pinadala mo sa iba, pinasoli sa'yo. Ganun ang taong sarado ang puso. Kaya hindi niya matatanggap ang awa ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Let us pray for that openness of heart. A humble heart. A docile heart. So that the Holy Spirit may come and dwell in us. Sapagkat kapag nasa atin ang Espiritu Santo, tuwing nagkukumpil po ako, lagi kong sinasabi yan, ang pinakamakapangyarihan ding dasal. Huwag na, alam ko, iba sa inyo ngayon, dumadayo dito sa Quiapo. Huwag na kayong lalabas mamaya, magtatanong kayo dyan sa mga gilid-gilid, ano bang makapangyarihang orasyon? No? Yung mga orasyon-orasyon, may mga medalya-medalya pa dyan. Sabihin nyo, ito, mga salitang Latin pa. Akala nyo, magic, no? Huwag na kayong maghanap ng ganong orasyon. Tuturo ko na ho sa inyo. O hindi ko kukompetensyahin yung mga tindera, hindi ako maniningil sa inyo, no? Simple lang ang isa sa pinakamakapangyarihang dasal ng isang deboto ni Jesus sa Sareno. Tatlong dasal lang, tatlong salita lang. Come, Holy Spirit. Halina, Espiritu Santo.
inaanyayahan mo ang Espiritu Santo. Huwag nang kung anong Espiritu, baka Espiritu ni Ginebra ang kunin nyo. No? Espiritu ni San Miguel, beer. No? Espiritu ng alak, huwag na yan. Magkakagulo kayo pag yung Espiritong yan ang pinapasok nyo. Nandito ang ating mga ihos, no? At ako'y nagpapasalamat sa kanila. Halimbawa kayo ho ng mga taong bukas ang puso, bukas ang isip. Baka napapansin niyo po bakit may mga magigiting at magagandang lalaking nandito sa harapan. Sila po ay mga graduates po ng ating ushering seminar. Pwede bang tumayo ang ating mga bagong ushers at palakpakan naman natin po sila? Salamat po mga Brad. Salamat at nakinig kayo at naging bukas ang puso nyo. Alam ko, iba sa inyo, nung narinig nyo, sabi ni Father, magpa-ushering seminar tayo. Alam ko naman, iba sa inyo siguro pakiramdam, bakit pa? Matagal na ako dito sa Quiapo ah. Baka hindi pa nga pinapanganak si Father, nagsiserve na ako sa Quiapo. Alam na nang Nazareno yan, gusto kong magserve. Pero salamat nakinig kayo, naging bukas ang puso ninyo para mas maintindihan na ang paglingkod ay bahagi sa simbahan. Hindi tayo nagpupunta rito ng kanya-kanya. Gusto ko mag-serve, gusto ko magsimba, gusto ko magdasal. Wala akong pakialam sa inyong lahat. Hindi ho tayo ganun. Bahagi tayo ng simbahan. Kahit naman ang ibang naglilingkod sa atin, alam niyo yan, dumadalo kayo sa seminar, nagre-renewal tayo. Kaya't pagbukas ang ating puso, mas nakikilala natin ang paggabay ng Diyos. Pagsarado ang puso, delikado po yan, ingat tayo. Pagsarado ang puso, sarado ang isip, hindi makagagalaw ang Espiritu Santo. At hindi natin malalaman na kung ano ang tama sa mali. At kapag ganun nangyari, disgrasya, katulad nung nakwento ko sa inyong aksidente. Pag pinilit lang ng isa, ito ang gusto ko, ito ang tingin ko ang tama, ito ang dapat. Pag lahat tayo ganun ang iniisip, magbabanggaan tayong lahat. Masisira tayong lahat. Kaya nga tayo nandito, sama-sama tayo. Alam ko marami pang galing sa iba't ibang lugar. Gusto nating sabihin sa Poong Nazareno, binubuksan namin ang aming puso. Hindi namin alam ang lahat. Hindi kami ang bida sa lahat. Hindi kami ang nasusunod sa lahat. Kahit to ako, pagharap ko sa Nazareno, inaamin ko yan. Hindi ako. Nandyan pa ang Kardinal, nandyan pa ang Santo Papa, at higit sa lahat, nandyan pa ang Poong Nazareno. Kaya lagi ko rin po yan dinadasal, come Holy Spirit. Huwag niyo pong isara ang puso't isip ko sapagkat delikado po yung pag nagsara. Gabayan niyo po kami. Ngayon siguro may pinagsimba, ipagdasal mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, yung mga kapatid mo, baka ngayon, kaya nagkakabangga-banggaan ang maraming tao. Alam niyo naman yan, sa labas ngayon, ang daming nagbabanggaan. Ang daming nag-aaway, ang daming nagpapagalingan, ang daming pinag-aawayan tayo. Pagdasal natin, pati sila, pati tayong lahat, let us be open to the Holy Spirit so that not our will, not what we like, not what we insist, but what God wants, what the church wants, what is truly good may prevail in our hearts. As we continue with this Mass, let us pray for that grace that we may be humble enough to open our hearts so that the Holy Spirit may guide us closer to the love of Jesus, to the kingdom of the Father. Please all stand.
God is our security. Let us express our trust in Him and pray for all the people with whom we make the journey of life. We pray, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the church may continue to proclaim God's word in the face of contradiction and opposition. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may learn to trust in divine providence, no matter how heavily our troubles weigh upon us. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the unemployed may find work and earn their livings with dignity. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who are burdened with sickness may find comfort in the love and trust of those who take care of them. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who have died may experience merciful judgment and everlasting peace. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. In silence, we pray for our personal intentions. Father in heaven, help us to always remain faithful to your word, so that in our difficulties we may have the strength to persevere. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Lord, we gather today in your house, we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send as your Spirit the source of our lives, and together we will serve you with love. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, the prayers of your faithful with the sacrificial offerings, that through these acts of devotedness we may pass over to the glory of heaven. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, through Christ our Lord. His death we celebrate in love, his resurrection we confess with living faith, and his coming in glory we await with unwavering hope. And so with all the angels and saints we praise you, as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who come in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ.
At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Please all stand. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Jose our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, St. Joseph, her most chaste spouse, St. John the Baptist, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. Let us now pray like Jesus, our Father. Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, we may always be free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, and now you're saying it to all of us here, "Peace I leave you, my peace I give you." Lord, do not look on our sins, but look on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer each other Christ's peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please all kneel. Behold Jesus Christ, our Lord and Savior, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if there's sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life to your care, my Lord. Fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Every day, let me proclaim and testify. In your word, show me your way, for you are light. You alone can bring all wonders in this life. Heal all wounds and take all worries I hide. Even if there's darkness, stay with me. And in your hands I hold faithfully. Lord, fill your grace inside. Grant me what you desire. I raise all my voice, Lord, sing with me. My Lord. Fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Let me speak your truth, let me be the bearer of your love.
announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation sa darating na October 22, 2024, Martes, sa ganap na ikipiton ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Devoted to Disciples. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector, Manila Cathedral. Pakiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang alabasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Please all stand. Let us pray. We entreat your majesty most humbly, O Lord, that as you feed us with the nourishment which comes from the most holy body and blood of your Son, so you make us sharers of his divine nature, who lives and reigns forever and ever. Amen. Maupo lang po sandali. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Salamat din po sa mga tumatangkilik dun sa ating medalyon at imahe ng Nazareno. Ang lahat po ng iyon, gagamitin natin para ayusin ang kuryente po. Kung mapapansin niyo po, kasimbahan natin ay medyo magulo na po ang mga linya at sinabihan na po tayo para maging ligtas ang simbahan. Kailangan na pong ayusin ito. Kaya salamat po sa inyong pagtangkilik. At gaya ng nakagawian natin kapag Pilgrim's Mass, alam ko iba sa inyo nagpunta rito kasi birthday o wedding anniversary. Kaya mamaya po pagbaba ko, wag ko kayong mahiya. Lumapit sa akin dahil gusto ko kayong mabati at mabasbasan. At yung mga galing pa sa mga malalayong lugar na dumayo at nagpunta dito sa Quiapo, lumapit po kayo para mababless po kayo. Nung isang linggo po, may galing Misamis, may galing Batanes, may galing Bicol. Sayang naman yung biyahe nyo po. Lubusin nyo na po. Huwag po kayong mahiya. Lumapit po kayo. Pag birthday nyo, wedding anniversary nyo, o nagpapasalamat kayo, nakapasa na kayo sa board, may visa na kayo, mag-a-abroad na kayo, lapit po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako magpapalibre sa inyo. Kaya sama-sama tayong magpasalamat at dumulog sa Poong Nazareno. At gaya ng nabanggit ko kanina, nais ko rin pong pasalamatan ang ating mga ihos ushers na naging bukas ang puso, ang isip, at nagpagabay. Alam niyo po, ginawa ng National Shrine ang ating simbahan, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno na tahanan ng bawat Pilipino. At alam ko kaya kayo nagpupunta rito dahil at
home kayo dito sa Quiapo. Kaya pinapaigting natin ang ating misyon bilang shrine. Kaya nga't ang ating mga ihos, lalo na gustong maging usher, gustong maging lingkod, at sila o ay sumailalim sa paghuhubog, dalawang batches po ang nandito ngayon. Yung pag tinawag ko ang batch nyo, tumayo po kayo. Ang batch 2, ang batch San Lucas. Ayan, palakpakan natin ang batch San Lucas. Ayan. Kahapon ay piyesta ni San Lucas. No, ayan. Salamat po, congratulations. At ang pangatlong batch, ang batch San Tatlo. Ayan. Salamat po. Mapapansin nyo po, meron po silang suot na ID para makilala natin ng opisyal na usher at lingkod. At asahan nyo po, di ba mga brad, sa harap ng Nazareno, sila ay nangangako na sasalubungin kayo ng may ngiti, ng may pagmamalasakit, ng may pagtanggap. Di ba mga brad? No? Dahil alam nila, no? Ayan, palakpakan natin uli ang bawat isa. Dahil alam nila, pagpunta nyo rito sa Quiapo, naghahanap kayo ng liwanag ang Espiritu Santo ang gabay. Kaya tutulungan nila kayo. Pag may nakita kayong medyo laging nakasimangot, sabihin nyo sa akin, no? Pero alam ko sila po na naghubog, alam nila na magiging mainit ang kanilang pagtanggap, dadagdagan nila ang pasensya nila. Kasi naman minsan meron nung pagdating parang customer na agad, no? Sana mahinahon din ho tayo pagpunta sa Quiapo. Pero dadagdagan nila ang pasensya nila at pangunawa sa inyo para tulong-tulong tayo, para lalo tayong makalapit sa Poong Nazareno. Amen? Upang sa ganon, tunay tayong pagpalain ng Poong Jesus sa Nazareno. Ang nais pagpalain ng Poong Nazareno, taas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Tumayo po tayo. A person with a closed mind and heart is dangerous because that person will not be able to discover and receive the mercy and grace of God. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed are you, O God, Father of our Lord Jesus Christ. You have given your Son to be our way to you. Make us follow him generously, faithfully, and lovingly. Merciful Jesus of Nazareth, you have revealed God's grace and unconditional love for us at the cross. You set your church in this world as true light for all to see. Grant that those who enter this holy shrine may walk in justice, peace, mercy, and hope. We offer our prayers for the sick, the oppressed, the youth, and those in need most of your mercy. Hear our humble petitions. Bless these religious articles that we may be fervent in prayer and charity. As we continue our journey as your pilgrim people on earth, may our hearts set on the road to heaven, our true home and reward, where you live and reign forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go, bring with you the mercy and love of God. Thanks be to God. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba na namin, pinipinto mo ka namin, alam mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilikwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Sound check. Muli po, maraming salamat po.